Praise to you, O Lord Jesus Christ. Good evening. May God's blessings be upon you all. Let me, in less than 12 minutes, summarize one semester of Christology in the light of the gospel today. Christology. Small L, logos. Reasoned discourse. Systematic reflection. So Christology is reasoned discourse, systematic reflection on Christ. Specifically, on 2 points. Who is Christ? The being of Christ. Who is He? And what He did for us. I will only dwell today on the functional dimension of Christology. What are His functions? There are 3. What He did for us. First, He redeemed us from our sins. That's what He said. I did not come to condemn the world, but to save the world. He is Savior. He is Redeemer. Paid for our sins. And bring us abundant life. In John 10:10, last Monday, gospel was, I have come that they might have life and have it more abundantly. So we should ask ourselves, am I experiencing the more abundant life that Christ has come to bring? So that is the first. Redemption. The redeeming dimension of functional Christology. He saved us. Second is the revealing function. What do I mean by that? You see Christ, you see the Father. That's in the gospel today also. He said, whoever sees me, sees the one who sent me. Makakakita sa akin, sabi ni Jesus, nakita na rin ang nagpadala sa akin ng Ama. So in the later parts of the gospel, Philip, one of the apostles will say, show us the Father. And Jesus will say, who has seen me, Philip, has seen the Father. He revealed through His words and actions, especially on His death on the cross and His triumph over death and sin, He revealed the face of the Father. Kasi, narito tayo. Ang laki ng malawak ng sansinukob, universe. Hindi natin alam sino yung gumawa niya. Kasi nothing happens without a cause. Kaya pati si Einstein believe there is God. But yung God niya, pure intellect, yung siya nagpapatakbo ng mga bituin in His own way. Kaya alam natin, isolve kung gaano kalayo sa atin yung stars, may nagpapatakbo niya. But He, the God of Einstein, does not care for us. Mas kinabasag na yung puso mo, walang pag-ialam yung Diyos ni Einstein. Iba yung Diyos na pinahayag ni Jesucristo. And in the letter of John, he says, God is love. Hindi computer ang Diyos, hindi makina ang Diyos, hindi pure intellect ang Diyos, kahit sinasabi pa ng mga philosophers, uncaused cause, supreme being, the being whose essence is to exist, pinapag-aralan ng mga seminarista yan sa theodicy. God is love, yun ang atin. Sa philosophy, siguro may mga description ka from observing the stars and the planets and the laws of nature, hindi natin malalaman kailanman na yung gumawa ng Milky Way, Andromeda Galaxy, at saka lahat pa ng andyan sa malawak na sansinukob, God is love. Revealed by Jesus Christ. Whoever sees me, she is the one who sent me. Kaya nagsabi siya, I and the Father are one. Kaya yun po yung tatlo. The redeeming function of Christ sa functional Christology, the revealing function of Christ showed us what kind of God we believe in, and the third,
is the creative function of Christ. Sa prologue po yan. First verses, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Everything was made through Him, and without Him was made nothing that has been made. So itong si Kristo, one with the Father. I and the Father are one. He is eternal. Before Abraham was, I am. So, siya dapat ang huhubog, not our feelings. Huhubog siya, He shapes our behavior, our morality. So ngayon, maraming puso ang nagdurugo dahil natalo yung kanilang kandidato. Yung iba naman, nagyayabang, kinakantsawan yung natalo. Demokrasi tayo. Sino yung nanalo ng maraming boto? 15 million ata. Mahirap nang dayain yan. Sundin na natin yung saligang batas ng Pilipinas. Kasi para sa akin, ganito. The problems of our country remain the same. Maski si Manny Pacquiao pa nanalo, climate change will devastate our country. Sabi ng mga scientists, sabi ni Pope Francis, walang nakikinig. Doon sila, nag-aawayan sila sa social media. Kung si Pampilo Lacson pa, ang na-elect na presidente, andyan pa rin ang problema ng COVID. Kung si Francisco Dumaguso pa, alias Isko Moreno, ang nanalo, we still face economic disruption because of the war in Ukraine. Iyon ang ating harapin. In the light of Christ as our Lord and Savior, in the light of what He did for us, He redeemed us, He revealed the Father to us, and He created the world together with the Father. Ibabalik natin sa Kanya. Sinisira natin eh. So kahit sino pang manalo, we focus on the problems now. At ang sa akin din, we have the Holy Spirit. Para pang be all and end all, parang lahat na lang nasa gobyerno. Gawin natin yung magagawa natin kahit walang gobyerno. Mas maganda kung tutulong. Pero napakita natin na marami tayong magagawa na hindi naghihintay ng tulong ng gobyerno. So we should come together as a people. Kung kayo-kayo lang dyan, basta. Harapin ninyo yung climate change. Harapin ninyo yung economic disruption. Harapin ninyo yung COVID. That's what our faith will tell us. Kalimutan nyo na muna yung inyong sama ng loob. Harapin ninyo yung problema. Kasi malaking problema haharapin na ating bansa. Minsan, walang nagagawa kahit presidente pa ng Pilipinas. Wala tayong magagawa doon sa Ukraine. Si Vladimir Putin yan. And because Ukraine is also the granary, many people will suffer, tataas yung gasolina. So we cannot afford to be a divided people. Continue your ideals. Nakakita ka ng liwanag sa dilim, paliwanagin pa. Kung pagkakaisa ka naman dito, magkaisa tayong lahat. Huwag kang mangangantyaw at sasama ang loob no iba. Kakaisa rin tayo pagkilala kay Kristo. Bilang manonobos, bilang tagapagpahayag kung anong uri ng Diyos ang ating pinapaniwalaan, at bilang tagapaglikha ng Milky Way, ng Andromeda Galaxy, at lahat pa ng Horsehead Nebulae, lahat ng nakalagay dyan sa malawak na San Sinoco, sa malawak na San Daigdigan. So let us pray today.
that the government can help us face the problems that will surely come, no matter who would have been elected. So as we receive Christ in the Eucharist today, He is with us. Where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Whoever eats my body, drinks my blood, will not die but shall live forever. His promises remain the same. So huwag tayo masyadong mayupia na yun na lang, natalo tayo o nanalo tayo. Harapin natin ang utos ni Kristo to work so that people in this world, our common home, will arrive at a more abundant life, that there will be justice, that there will be peace, that creation will be defended, so that we can assure young people of a sustainable future. So we proclaim today, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again and will ask us, titimbangin tayo kung nagkulang ba tayo dito sa ating pagharap sa mga problema ng ating bansa at ng buong daigdig.